Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, we are going to talk about the difference between my school here and my school in the Philippines. Enjoy watching! Okay guys, so simulan natin sa time ng pasok. Yung oras ng pasok ko sa Pilipinas is 7:30. Pero kailangan 7 na sa school na ako kasi magre-ring na yung bell ng 7:30. Ibig sabihin nun may flag ceremony na. Dito, papasok ako ng 7:30. Kailangan 7:30 nandun ka na. So, tas yung first bell, magre-ring siya ng 7:35. Yun yung sign na kailangan pumunta ka na sa homeroom mo. Tapos, yung late bell, magre-ring siya ng 7:42. O, 7:40. Basta nandun sa ginang nun. Tapos, ayun. Ayun lang naman yung pagkakaiba sa oras. Pero, yung uwian. Yung uwian ko sa Pinas dati, 5. Dito, uwian ko, 2:30 lang. So, mas maikli. Tapos dito wala silang subject na umaabot ng isang oras. Sa Pinas kasi bawat subject ko, 1 hour each. Dito talagang pinakamahaba lang ata, 45 minutes or 40. Andun lang yung pinakamataas pala. Ano mababa? Yung pinakamataas per minutes sa subject, 45 lang. Never umabot ng 1 hour. So, ayun. Yun, para sa akin, sobrang laking difference nun. Kasi nasanay ako na per subject, 1 hour. Tapos dito biglang nag-45. So, pero kasi ako, minsan lang ako nakakaabot sa flag ceremony kasi lagi ako late. So, ayun. Pero dito, isang beses pa lang ako na late. Ayun. Yung late sa Pinas, kailangan mo lang makuha ng admission slip. Tapos, good to go ka na. Like, sa lahat ng subject mo, good to go ka na. Dito, hindi. Grabe. Okay, na late ako isang beses. Isang beses pa lang. So, pumunta ako, pumasok ka, tapos pupunta ka sa office, tapos bibigyan ka nila, may papasign up sila sa'yo na parang late, blah, 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 ganun. Tapos ilalagay, parang yung sa Pinas lang din, lalagay mo bakit ka late, ganyan. Tapos pupunta ka ng homeroom, bibigyan mo yun, papakita mo para papasukin ka. Parang admission slip, o admission slip ata yung tawag doon. Tapos, pasok na. Tapos, sa lunch, hindi ka bababa agad directly sa cafeteria. Pupunta ka muna sa office, tapos magstay ka doon ng 5 minutes. Ikaw rin may late lunch ka. Para sa akin, big deal yun. Kasi, pero ako kasi hindi ako kumakain ng lunch sa school eh. Ng lunch sa cafeteria. So, hindi ako bumipila. Pero pag na-late ka, tapos pipila ka, grabe, sobrang... Kasi parang pag na-late kang bumaba sa cafeteria, as in yung pila, ang haba. Kaya, guys, laban para sa pagkain. Okay, so sa lunch naman, sa Pinas, pwede ako lumabas, pwede ako bumili ng pagkain sa labas, pwede kami lumabas ng friends ko. Kung gusto ko bumili ng, wala kong ballpen, ganun, pwede kami pumunta ng National Bookstore. Pero dito, hindi ka pwede lumabas mag-lunch. Pwede ka magbaon, pero hindi ka pwede lumabas. Pag lunch mo, hindi ka pwedeng nasa library, hindi ka pwedeng nasa kahit saan. Dapat nasa cafeteria ka. Kung gusto mo pumunta ng library, kailangan kukuha ka ng pass sa lunch or dun sa mga lunch lady. Kukuha ka ng pass, hingi ka, tapos sabi mo, pwede po ba akong, syempre in English, para papasokin ka sa library para makapag-review ka. Pero usually, hindi sila nagbibigay, as in sobrang higpit nila kasi yung ibang students hindi naman talaga pumunta sa library. Parang naggagala lang sila. So, ayun.
next is iba-iba yung period ng lunch ng bawat isa. Ako fifth, yung lunch namin may tatlong period, fifth, sixth, seventh. Okay, so next na pag-uusapan natin is yung bell schedule. Sa Pinas, laging regular lang, as in constant yun day by day. Nag-iiba yung subjects mo, pwede. Pero as in yung bell, same time, every day. Dito hindi. Ang daming bell schedule. Yung lock screen ko dito sa iPad ko sa school, yung lock screen ko dyan is yung schedule ng bell. Eto. Ayan. Nakikita nyo. Ayan. Yan yung lock screen ko kasi pag minsan pag lunch, nagugutom na ako. Gusto lang bumaba. Tapos, anong tinatawad ako? Titingnan ko yung bell schedule ko. Kala, anong oras mamagreeting ganun. Hello! So, ayun. Next naman is pag-uusapan natin yung way ng pagtuturo nila. Okay, so sa school ko, may binibigay silang iPad. Ayan. May barcode. Tapos yung pangalan mo nandyan. Tapos, dito may app kami, Schoology. Nandun lahat ng subject namin. Nandun lahat. Doon nagpo-post yung teachers ng lahat. So, pag hindi mo lagi tinitignan yung iPad mo, pwede kang makakamiss ng homeworks, extra credits, submission, weekly discussion. Weekly discussion, pwede mo mamiss yun. Kaya dapat lagi mong tinitignan yung iPad mo. Well, yung iPad na to is lahat lang ng laman nito about sa school. Kasi hindi ka pwede mag-download ng ibang apps. Meron kami pinagda-downloadan yung self-service. Doon kami nagda-download lahat. Pero walang FB, walang Twitter, walang lahat. May Spotify, which is good. Pero wala talaga lahat. So, ayun, mainly, task ko lang talaga siya. Okay. Ngayon, pag-aralan, pag-usapan naman natin yung pagdating sa test, kung paano yung scheduling. So, sa Pinas, sa senior high, meron kaming midterms and finals sa bawat sem. Tingda dalawang araw yan. Hindi ko alam kung ano yung iba na, pero alam ko na nandun pa ako. Tingda dalawang araw yan. So, bali, 2, 4, 6, 8. 8 days na parang, 8 days sa isang school year na puro lang test yung ginagawa. Kasi yung big test siya, ganun. Dito, hindi siya ganun. Alam mo, parang para sa akin, ito yung pinaka super pa ako nag-a-adjust talagang as in hanggang ngayon. Kasi dito, yung teacher, yung mag-schedule ng test, kung kailan niya feel, kung feel niya magpa-test ng buong chapter, o feel niya lang na unit test lang, ganun. Basta kung kailan niya feel, ganun lang siya magpapatest. Tapos lahat sila nag-schedule. Tapos ngayon, yung ngayong week ko. Pero, ayun nga, sa Pinas, meron laging dalawang araw na nakaschedule ka na magte-test ng lahat ng subject mo. Dito, hindi. Teacher talaga yung nagde-decide kung kailan yung test nyo, ganun. Lahat sila nagde-decide. Parang, pero may deadline din sila sa grades. Pero pagdating sa test, hindi sila pwedeng pakialaman doon. Talagang sila magde-decide kung kailan nila gusto ipa-take yung test nila ng chapter or unit. Hi guys! So that's it for today's vlog. Next vlog ko, which is yung episode 2 ng vlog na to, i-discuss ko pa yung difference ng subjects, kung paano yung holidays, saka yung kung paano yung snow days, kung paano nangyayari walang pasok. So, kung may tanong kayo, feel free to comment down below. Kung may tanong kayo, tapos sa next vlog ko, sasagutin ko yun. And, so yun. Thank you for watching!